gusto ko kanang lami na sudan karong gabi bago ko muli ugma. Sure. Na ka. Ugma na. Dapat duwa day niya mong giluto karon ni. Muli ni mag ano pa. Ikonekspreso. Dapat ko. Dapat ko. Lan port lang. Sa ano tuwa ni mo? Pickle Express. Super spicy. Ay, di, di, mayroon na tayo. Kasi maan. Dahil nga ba ipapoy? Hindi, kaya mo to. So, bili siya, Pickle Express, kung wala ay? Gata. Ay, ma'am. Meet our dialysis nurse, ma'am Sheila. Ay, ma'am Chef! Sorry. And Marcy in the house. Kita na to siya sa episode 3 sa itong Life Inside COVID Facility. Ma'am, kapila ba mo sa active component, ani? Ceiling. Ang active component sa ceiling ay capsaicin. So, nasa'y health benefits. Bukod sa anti-inflammatory effects sa mga rheumatoid arthritis or any pain, naapod siya'y anti-obesity effects ang capsaicin na makita sa sili. Uy, ginakain ko kaya yan sa sabaw. Oo. Perfect! Mamaya at makaanak! Pero ano nangyari? Ito may mga rinima. Doon siya sa may mga rinima. Oo. For pain relief lang, no? For pain relief. Okay. Hindi. For pain lang din siya itself. Okay. So, ang capsaicin ay anti-obesity effects. Gina-suppress niya yung muhang hunger. Wow! Gina-inhibit po din mo iyahang... Gina-inhibit po ang adipogenesis. Sa lahat yan lang, ano, Doc? Sili. Yes. Right? Jalapeno, marilla. Opo. Okay, salaman na. Bell sili. Pepper. Yan. Especially bell pepper. That's it. So, alam nyo na. Okay, guys? Yeah. So, may clinical studies talaga about capsaicin or mga sili. So, alam nyo na ang gagawin nyo. Kumain ng maraming sili. Ma'am Marcy, ikaw nagagsili. Joke. Mayroon magdala tubig. Wow, Pickle Express. Kau na ta? Sige, go. Well, I've been working as dialysis nurse for 6 years now. Obviously. Yeah. And then, well, bakit ba napupunta doon sa dialysis ang yung mga pasyente na ganyan? Yeah, I like that. Kasi sila yung nagka-kidney failure na. Ibig sabihin, hindi na nagka-function ng kidneys nila. So, kailangan na nila nung machine at saka nung dialyzer. Yan yung nagiging artificial kidneys nila. Yung dialyzer, with the help of the machine. You know, the function ng kidney natin, yung nagsasala ng mga dumi natin sa katawan. Yun na yung nagpe-fail doon sa kanila. So that is why they need the help ng artificial kidney. Yan yung dialyzer na ginagamit. Okay, the difference is the usual, yung sa normal namin doon, nung wala pang COVID, okay, we can do it. Namin, may move freely, ang bilis ng trabaho. Kasi, you know, the expertise na as a dialysis nurse, routine na yung trabaho, yeah, alam mo na yon. But then, nung dumating na si COVID, syempre, we have to protect ourselves as mga health workers. And kaya then, ka nakasuot ng ano ngayon, no? PPE. Kaya ka nakasuot ng PPE na yun. That is why, naka-PPE kami. Ito, level 4, kasi COVID positive yung mga pasyente. Pag ano naman, dun sa baba, yung sa usual namin, ano, level 3 PPE naman kami doon. So, health tip.
Health tips para hindi tayo mapunta doon sa sitwasyon na dialysis, ang machine na ang nag-help ng ano natin. Number one, you have to take care of your kidneys. Paano ba yun? Drink plenty of water, di ba? Uh-huh. 8 glasses, yung ganon. So more or less 1 liter. And then, ano pa ba? Avoid yung mga junk foods, mga sodas. Yan, hindi naman sa panira sa mga product, pero yun kasi usually na nagiging complaint. Yes. Yung by experience mo, no? By experience, yeah. Yun kasi usually ang dadahilan ng mga end-stage renal disease sa pinatawag namin. Number one din, yung diabetes. So, iwasan magkaroon ng diabetes. Mga Pinoy pa naman, no? Kasi tayo, mahilig tayo sa sweets. 9 out of 10. Yeah, mahilig tayo sa sweets. Okay. But, although we're sweet people naman, pero iba naman level yun. Tama, kidding aside. With the help of my PUP-R, solid ito yun. Yung tinatawag namin, itong PUP-R na to, yun, pwedeng makasurvive doon ng at least matagal-tagal 12 to 13 hours. Yeah. Na-feature ko ang PUP-R sa nung episode 11 and 12. Yes. 11 and 10 ko na episode. Yeah, pwedeng makasurvive doon. Dahil sa the usual na ginagamit na goggles lang. Kaya mas ano siya. Kasi ito, may oxygen pa sa loob, may hangin pa sa loob. May hangin na. Correct. Yeah. So, I hope... Mag-survive. Kayang-kaya. Kayang-kaya natin yan. Believe kami sa iyo. Believe kami sa mga dialysis nurses. We have to help them. And we have to help ourselves also. Correct. Yeah. Alright. Thank you. I hope you have a good day. Keep safe, everyone. At dito nagtatapos ang aking episode 12. Episode 12 na ba? Yun. 6 months na kami sa COVID facility. Nagtatrabaho at nag-serve sa bawat Pilipino o mga taga-Jensan. And don't forget to like, comment, and subscribe and share this video. At ma'am, thank you sa health tips. At sana may natutunan din kayo sa aking mga health tip nung unang video clip. See you! Bye!